Hello guys and welcome na naman sa isang video na walang katuturan. Yes. So for today's video, maggagawa tayo ng what's in my makeup bag. And at the same time, get ready with me kasi aalis ako. So kung ano yung nasa makeup bag ko, syempre yun yung ginagamit ko usually sa everyday, day-to-day na pag-alis ko. Let's get started. So ito yung makeup bag ko. My makeup bag says, content is better than riches, which is so much true. And nabili ko to sa Glad King. Kailangan ko kasi nung transparent na makeup bag para sa office kasi gusto nila doon para madala mo yung pouch sa loob, kailangan transparent. So yeah, I got this transparent makeup bag. So sisimulan natin. So sa usual na ginagamit ko, which is ito, ang alcohol. Kaya kailangan clean ang ating hands. Before tayong magsimula or before ako umalis ng bahay, ito yung something na wala na sa makeup bag ko. Kasi sa bahay ko lang siya nilalagay. And this is the New Skin New Color Advanced Tinted Moisturizer. So this is a product na 3-in-1 kasi moisturizer siya, good as base kasi tinted siya, and then may SPF 15 siya. So, konting-konti lang yung ginagamit ko. And nag-moisturize na rin ako ng face gamit yung Imperialist. This one from Lush. So, itong tinted moisturizer, usually nilalagay ko lang siya dito, all over my face. Usually, nagme-makeup ako sa office. Kaya bago ako umalis ng bahay, naka-tinted moisturizer na. Yan. So, parang wala lang nangyari, pero may konting coverage siya. And right now, I'm so into sa mga coverage na very, very light lang. So next, tatanggalin na natin yung mga malalaking bagay na hindi naman natin kailangan. Like my eyeglasses from EO. Sunny Studio na sunglasses galing to din sa Hanina Live. And of course, my very, very big mirror. So yan, galing sa Miniso. So, gagamitin natin to. Ito yung ginagamit ko pag nagme-makeup ako sa office. Yan, ang saya. Nakatayo siya. And, ito. Next na nasa makeup bag ko are yung bigay ni Erin. Yung bigay ng Exotic Beauty na True Relief Moist Emulsion. Feel like putting it here para lang for future use kung sakaling kailanganin ko ng moisturizer outside. At least meron akong naka-ready. Then yung next step ko sa pagme-makeup is the cheeks. So I have some options. I have multiple options here. So ito siya. So if you can notice, mostly parang orangey peach color yung mga napipili ko. Kasi these are the blushes na nagmumukhang natural lang sa morena skin. Dati lagi ako naka-pink eh, pero so far I find it peach na sobrang fresh lang. Before pala tayo maglagay ng blush, maglagay na tayo ng ating Vaseline Lip Therapy in Rosy Lips. Para babad na yung lips natin. And ba-moisturize na yung lips. Bigyan ko kayo ng swatches nung mga blushes na ginagamit ko usually most of the time. And some reviews na rin or some insight na rin dun sa mga ito. This is color red. So for the color red, maganda yung tint niya eh. Just that, sobrang kailangan mo siyang i-shake. Shake well. And the good thing about it is yung isang dot na to. Yan. Isang dot na yan goes a very long way. Makukover na niya yung isang cheeks mo. Pero since may oil siya, medyo magla-light pa siya kapag nilagay mo siya sa cheeks. So, usually yung ginagawa ko is 3 dots per cheek para mag-show up siya. So, ganyan. Yan yung color niya. Next is itong Careline Peach Stick. So, ito yung color niya. Pag in-swatch natin, nakaka-overwhelm siya sa una, pero all you need to do is to blend it. Yan. Medyo lighter yung itsura niya. Hindi siya kasing tagal ng color red, kasi minsan kailangan ko mag-retouch in between the day. Pero pag naman hindi ka naman pinagpawisan, okay naman siya. Next is yung bago kong binili, which is yung the same, Hamkyung Sick.
siya pwede ng dot-dot lang. Kasi tingnan nyo, medyo light lang yung shade niya pag sobrang unti lang nang nilagay mo. So, you need to build up the color pa din. And then, yung last one is this Glossier Color Paint in the shade Dusk. Ito yung favorite kong gamitin. Like, everyday ko siya ginagamit. Ang problema lang dito is mahal siya. And at the same time, kailangan mo siya i-build up. So, since i-build up mo pa yung color niya, mabilis siyang mauubos. Ito yung pinaka-natural lang yung color sa kanilang lahat. Pero kung dito ako nakatintintingan ko yung screen. So, yan. Those are the colors of the blushes that I am usually using. For now, since especial ang aking pupuntahan ngayon, Special naman talaga because it's a worship Sunday. So since especial ang ating pupuntahan ngayon, gagamitin ko is the Glossier Cloud Paint in the shade Dusk. So, i-build up natin siya. So, you put something like this. Ganito kadami. So, isang cheek lang yun. And, kailangan natin itap. Tapos, syempre sa nose. Tapos, umaabot ako hanggang dito sa under eye area. Kung saan may eye bags. Para magmukha siyang natural. So, kung naririnig niyo yung mga kapatid ko, naglalaro sila. I build the color hanggang sa feeling ko okay na siya the whole day. Kasi, ayoko na yung magre-retouch up sa totoo lang in between the day. Kasi, feeling ko nakaka-clog yun ng pores. I'm not sure, pero yun yung but don't worry, paunti naman ng paunti yung paglagay ko. Hanggang sa okay na yung pag-build up ng color. Yun lang talaga, it's so expensive. Lalo na pag binili nyo siya online dito sa Philippines. Maabot siya ng mga 1-3. Pero pag binili mo siya sa US diretso, tapos may kakilala ka, let's say na uuwi, bilhin mo na besh, 800 ang isa. Tapos meron silang $30 para sa 2. So, naka-save ka na doon. So, may matitira, syempre, kasi tint siya and creamy. So, nilalagay ko dito sa eyelids ko. Doon lang sa my crease area. Nakikita niyo ba? Diba? Natural lang yung itsura niya. So, next in my makeup bag, bukod sa blush, meron tayong powder, which I rarely use. This is the Glossier Powder. So, sobrang bihirang-bihira ko lang siya gamitin. Pero maganda siya, in fairness. And mahal din siya. What else do we have? We have yung favorite mascara ko, which is the Maybelline Lash Sensational Mascara. So, maglalagay na din tayo nito. And of course, I have my lash curler from Annie. Thank you so much, Annie dito. Thea, if you're watching, hi sa'yo and kay Blessing. Shoutout na rin pala kay Dave Samson na nagpapa-shoutout. Totoo lang, wala akong pilik mata, guys. Sobrang exit. Dito na tayo. So, to make it natural, usually hindi ako talaga nagdalagay ng madami sa base. So, dito lang. Papakita ko sa inyo later kung bakit ko siya favorite. So, wala na to. Sobrang said na ata to. And kailangan ko na bumili ng bago. Maybelline, if you're listening, pwede bang pa-spots? Joke lang. Alam naman marinig nila ang aking suliran nila. Sobrang ganda nito, guys, kasi binibuild up niya yung lashes nang hindi nagka-clump. Which is the perfect for me. Kasi makikita nyo, difference ng meron sa wala. Can you see? Okay. Sobrang init na. And Dapol, nagte-text ka na nakikita ko. Sorry, hindi kita masagot kasi may nagwa ko. Shoutout sa'yo. So you can build this up to kung gaano kahabang lashes yung gusto nyo mangyari sa lashes nyo. Very good ka. Okay, so what else do we have? We have ito, yung Happy Skin Glam Squad by Jigs Mayuga, yung eyeshadow, yung dual eyeshadow nila from Happy Skin na nakuha ko din sa Hanina Live. And then, doon na tayo sa kilay. Mga best for the kilay, I use this. Actually, hindi naman lagi ko siyang ginagawa or ginagamit. Usually, pag trip ko lang, yung parang gusto ko lang
makilayan ng maayos, ganun. Pero ang madalas ko talagang ginagamit sa kilay ko is ito lang, yung Maybelline Lash Sensational. Kasi gusto ko lang siyang ipasadahan lang ng black. So, later papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. But for the meantime, gamitin muna natin itong BYS Brow Gel in the shade 01 Brunette. So, magkasama na siyang brush, which is very ideal. Sa mga nagpapatutong magkilay, ganito lang. May kilay na kasi ako, and pinapa-ice ko yung kilay ko sa brow lounge. Excuse me. So, I started at the bottom. Tapos, I fill in yung mga my gaps. So, if you will notice, hindi na ako kumukuha ng products. Once lang ako kumuha ng products just to fill in the gaps. And para lang ma-extend yung tail ng eyebrows ko. Itong kilay ko na to, medyo inaangat ko to kasi medyo mababa masyado. And gusto ko ng medyo straight na kilay. Kasi may arch talaga yung kilay ko. Yan. And the good thing about this brow gel is nagsistay siya the whole day. If you can notice, konti lang yung napupunta dito sa gitna kasi huling-huli ko siyang fini-filling. Para hindi siya yung bababoom na halatang kinilayan. Paano ko ginagamit yung mascara? Siyempre, I make sure na konti na lang yung nandun sa wand. So, usually ginagawa ko siya right after kung mag-mascara sa pilik mata. Kasi kung ano na lang yung matira, yun na lang yung ibabrush ko dito sa aking brows. So, ibabrush ko lang siya upwards. Yan. Kita niyo ba yung difference? So, ito, bushy na siya. And brush na siya upwards. At the same time, tumutulong din siya para yung eyebrows natin is matame. Yan. Perfect. Nobody's perfect except the Lord. Ano pa ba yung nasa loob? So, I have another lip balm naman. This is the New Skin Sunrise Lip Balm with SPF 15. Pero usually, ang ginagamit ko is itong Vaseline kasi napifeel ko lang yung pagka-clump ng lips ko sa kanya. Then we have the J-Cat Triple Baked Blush in the shade Dulce de Leche. Alam niyo naman na ito ang lagi kong ginagamit na highlighter. And before, lagi ko siyang ginagamit with my fingers. Ngayon, ginagamit ko siya with my AOA sponge. So, lalagay ko, dadab ko lang ganyan. And then, dab it sa highest points of your cheeks. And then, you are glowing, girl. Lagay na rin natin siya sa brow bone. Dito sa taas ng brows. Then, lalagay. Hindi siya naka-blend sa ano. Sobra siyang kitang-kita sa camera. So, i-blend lang natin. Ganyere. Then, kukuha tayo for our nose. Dito lang sa tip. And, dito sa taas. Ganyan na rin tayo sa cupid brow. And, we're done na sa highlighter. So, kung gusto nyo i-blend pa, kasi naasiwa kayo, ganyan. Blend nyo, or pwede nyo rin naman patungan pa ulit ng tint na nilagyan nyo. So, sige, i-blend natin siya. So, konting-konti lang. For both cheeks na yun. Na siya. After na yan, we go na sa lips. Yun na yung last. And, well, before tayo pumunta sa lips, I have several products pa na hindi naman ginagamit sa lips. Several ba? Hindi. Actually, one product lang pala na hindi ginagamit sa lips. And ito yung eyeliner from Maybelline. Super scratch na siya. And super hindi ko na siya masyado nagagamit kasi mascara ako lagi. And then, ito yung mga lip piece na nasa loob. I have Maybelline The Creamy Matte in the shade Chili Nude. Ito siya. Then, we have a Maybelline
matte touch of spice. This one. Then we have Maybelline matte in the shade burgundy. We have BLK Cosmetics matte in the shade brave. So iba-iba yung lip shade na minsan gusto ko tono red, minsan gusto ko naman orangey or curly, and then minsan gusto ko yung nude lips lang. I also have Kylie matte lipstick in the shade Mary Jo K. So yan yung red shade. Tapos meron din akong ColourPop lipsticks in the shade Cheeto. Hindi ko talaga alam yan. Basta ito. Pag gusto ko yung medyo maldita effect. Then meron tayo Estee Lauder lip defining pencil in the shade Spice. The Face Shop Creamy Touch Lip Liner in the shade French Brown. So ganito yung color niya. Ano pa meron ako? Meron akong resibo sa bangko. Ayan. And then we have 6 peso coin. Ayan. And then a rosary. Tapos may nakasabit din dito na Saint Benedict. Ayan, na rosary. So yon ang laman ng aking makeup bag. So maglagay na tayo ng lipstick. Medyo magtatanggal lang ako ng lip balm. So I usually use itong Mary Jo K na Kylie sa lips ko. Pero hindi ko siya nilalagay as whole. Usually nilalagay ko lang siya dito sa gitna. Tapos kinakalat ko. Parang ombre effect yung magiging itsura. Nagamit ko lahat ng lipstick na nandito. Kung ano yung makuha. Kung ano yung trip ko sa araw na yun. Kung gusto ko medyo red lips or gusto ko orangey lips. Minsan yung lip and cheek din ko, nilalagay ko din. And yes, this is my final look. Ay, wait lang. Tanggalin natin itong... Guys, hindi talaga ako nagsusuklay everyday. So, ganyan lang yan hanggang sa matuyo. So that's it for my makeup look. I hope you guys enjoyed this video. Please subscribe if hindi pa nakaka-subscribe. And I hope to see you on my next video. Be kind. Love ya!